Okay mga kasyari, ito na po yung ginawa ko ngayon. Naglagay po ako ng mga candy. Yung ibang wala ng mga laman is out of stock na po ako. So ayan po yung technique ko. Kailangan lagi siyang puno para kahali-hali na sa paningin ng mga batang mamimili. Kasi malungkot yung tindahan pag wala po talagang laman. So kailangan every time na mag-check tayo ng ating mga items, pag running out na, ilagay na po natin yung dapat nating ilagay para lagi siyang puno tingnan. So pagkatapos nito mga kasari, magbibilang po ako ng alkansya. Okay, so ayan po mga kasari, itong isang gara po na to, ang laman po niyan is tigde 10 pesos. Ayan po. So ayan na guys. Excited akong bilangin kung magkano ang aabutin ng isang gara po na tigti 10 pesos na yan. So, umpisahan na natin ang pagbibilang. Comment down below na lang mga kasari kung ginagawa nyo rin ba to sa sari-sari store nyo para yung inipon nyo, tutubo pa siya pag binili nyo ng fast moving items sa tindahan. Sa isang ganitong garapon, ayan, ang laman niya is 8,000. Actually, hindi 8,000. 7,400 lang. So, dinagdagan ko na lang siya ng 600 pesos para umabot siya ng 8,000 pesos. Pinakalaman talaga nito is 7,400 pesos lang. Walang ako sa ibang garapon ng 600 pesos para umabot siya ng 8,000 pesos. So, diba? Hindi mo akalain sa isang ganitong garapon is ang laman niya is 7,400 pesos. Bali, ito yung tagpa 10 pesos. Yung tagpa 5 pesos na dalawang garapon, itong dalawang tagpa 5 pesos na yan, na garapon, hindi ko pa siya bubuksan. Bali, ang binuksan ko lang, ito naman yung tagpa 20 pesos, konti pa lang. Tapos, ito na naman yung bago kong nilalagyan. So, malaking tulong din po. Ayan na po mga kasari, isang plastic na ganito is 1,000 pesos. So 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000. O diba? Hey mga kasari, nakarating na rin po ako dito sa bahay. So ito lang po yung pinamili ko today, pang backup lang po to sa mga running out ko dito sa aking maliit na sari-sari store. So ito, dalawang rim na Winston Red, tapos kalahating rim na Mighty Green. Kasi hindi pa ako mag-grocery this week, next week pa. Since lumabas ako kanina kasi nagpadala ako ng pera doon sa amin sa probinsya, sa nanay ko, para hindi sayang yung biyahe, bumili na rin ako ng running out. Ito namang Winston is 1,060 pesos ang isang rim dito sa Rizal Province. Tapos,
Ito namang Ribisco butter flavor. Ayan. Tapos ito namang diaper. Dry kids. Ayan po. Extra large. Ang bentahan ko niyan is 10 pesos dito. Depende po yan sa inyo guys. Pero sa akin 10 pesos po to. Extra large. Hindi ko lang alam kung magkano ang isang plastic. Hindi ko pa na-check. Ribisco butter ulit. Tapos another Ribisco na pastillas flavor. Bali, tatlong ganito siya, plastic. Dalawang tie ng Kopi Ko Blanca single. Ang isang tie nito is 68 pesos. Ang bintahan ko po nito is 8 pesos each. Tapos, tatlong plastic ng Dewy Donut na chocolate flavor. Tapos, dito naman sa pinakailalim, guys. Ayan po, mga kasari. Tatlong plastic din na Presto Cream chocolate flavor. Tapos, dalawang plastic ng Presto Peanut Butter flavor. Tapos, eto na yung 25 grams na Greatest Premium Classic. 22 ang bintahan ko dito. Tapos, 200 ml na Dato Puti na Toyo. So, yun lang guys ang napamili ko today. Mga backup lang po yan sa mga running out ko dito sa aking maliit na sari-sari store. Tapos, eto naman, bag na to. Eto po yung buns. Tingnan nyo po, guys, sunog. Hindi ko alam kasi, hindi ko siya na-check kaya yan. 160 po yan. Ibibenta ko po yan siya ng 6 pesos. Tapos, eto naman po yung hotdog na bossing. 140 po ang isang kilo niyan. Ang bintahan ko po niyan is 11 pesos. So, ito po yung resibo, mga kasari, yung napamili ko today sa grocery. 3,883.50 pesos. Hindi pa kasama doon yung tinapay, itong tinapay na to, tsaka yung 2 kilong hotdog. So, magdi-display po tayo. Kasi ito, ayun po, nakita nyo po yan guys, yung mga empty na to, na walang laman. Diyan ko po ilalagay yung Dewy Donut, tsaka yung Ribisco Pastillas flavor, tsaka yung butter flavor.